Sapat na ang 500 pesos para sa Noche Buena. Saan aabot ang 500 pesos mo? Hello mga kabotsyoy, magandang gabi sa inyong lahat. Gabi ko ginawa ang video ito sapagkat mas tahimik sa gabi. Kumusta kayo dyan mga kabotsyoy? Magre-react lamang tayo sa sinabi ng ating Undersecretary ng DTI, ang Department of Trade and Industry. Sabi niya, ang pangalan niya ay si Madam Ruth Castelo, kung di ako nagkakamali. Sabi niya, sapat na ang 500 pesos para sa Noche Buena. Ang katanungan dito mga kabotsyoy is, ano ba ang standard mo sa Noche Buena? Mamahalin ba yung mga pagkain mo or simple ka lang ba maghanda ng Noche Buena mga kabotsyoy? Or ikaw ba yung typical na Pinoy na bonggang-bongga kung maghanda ng Noche Buena? Of course, nandyan yung mga spaghetti, salad, lechon at kung ano-ano pa. Saan aabot ang 500 pesos mo mga kabotsyoy? Tama ba itong si Madam Ruth Castelo ng DTI na sapat na ang 500 pesos pang Noche Buena? Agree ba kayo dyan mga kabotsyoy? Comment down below. Pangalawang katanungan ay, anong status ba ng Filipino family ang tinutukoy niya na sapat na ang 500 pesos? Kasi meron tayong class A, class B, class C. So, kung of course, kung nasa mga social tayo ng pamilya, hinding-hindi sapat ang 500 pesos dyan. Pero kung doon naman tayo sa pinakamababa, mga tinatawag natin na nasa laylayan ng mga Pilipino na kababayan natin, siguro sapat na. At sapat na nga ba ang 500 pesos sa palagay ninyo mga kabotsyoy? Meron silang nilabas na listahan ng halaga ng mga groceries na pinanggrocery niya at sabi niya, ito, ipapalabas ko sa picture. Ayan, sabi dyan, ang spaghetti bundle is 112 pesos. Salad bundle is 116.50 pesos. Pinoy pandesal 23.50. Queso 41.75. Ground pork 31.25. And hamon 163. Ang total niyan is 488. At sabi niya, may suklik ka pa nga na 12 pesos. Tama ba itong listahan niya makabutsoy pang Noche Buena? May point naman. Subalit, kung titignan natin dyan, sa palagay ko mga kabotsyoy, yung nilabas niyang listahan is, yun lamang ay mga general ingredients para tayo makapaghanda ng Noche Buena. Sabi niya, spaghetti is 112. Hindi naman kasama doon ang mga sahog, mga sangkap, para makagawa tayo ng spaghetti. Salad bundle, hindi kasama dyan yung mga sangkap pang salad. Pinoy pandesal, okay na yan. Queso, 41. Di ko alam kung makakabili nga ba tayo ng queso na 41. Ground pork, 31. Gaano kadami ang ground pork? Hamon, 163. Okay, no questions. So, tama ba itong nasa listahan niya mga kabotsyoy pang Noche Buena? Sapat na nga ba ito? Hindi na ba tayo bibili ng sibuyas? So, sa madaling sabi mga kabotsyoy, ano bang standard niya ng Noche Buena? So, totoo, dapat simple talaga tayo maghanda. Hindi kailangan ng bonggang-bongga, hindi kailangan na laging may lechon at kung ano-ano pa. Hindi kailangan na sobra-sobra yung mga pagkain natin kapag naghahanda tayo ng Noche Buena sa Paskong darating. Totoo po yan. Saludo ako dyan. Tama po yan. So, balit yung nilabas nila na listahan is parang napakalaki ng kakulangan. Napakalaki ng kulang na yun lang ba yun para makabuo tayo ng pang Noche Buena natin mga kabotsyoy? I don't think so. So, kahit na hindi naman ako higher class, hindi rin naman ako belong sa lower class, siguro malapit sa gitna. Pero sobra sa 500 pa din kung kami ay maghanda ng Noche Buena mga kabotsyoy. Aminin nyo man o hindi, mali man ako o hindi, iwan ko. Pero alam ko sa inyo din, kulang na kulang ang 500 pesos mga kabotsyoy. Sino ba ang naghanda ng 500 pesos? Sa panahon natin ngayon, ang sibuyas, napakamahal na ng kilo niyan. Hindi na ba tayo gagamit ng sibuyas sa darating na Kapaskuhan? Sa Noche Buena, hindi ba kayo gagamit ng sibuyas? Napakamahal na ng mga bilihin. Parang underestimate yata itong
500 pesos pang Noche Buena mga kabotsyo. Hindi ko alam kung saan nila nakuha ang datos, bakit naging enough para sa kanya ang 500 pesos. Pero ano man ang sinasabi nila, I think para sa akin is kunting tipid-tipid na din mga kabotsyo. Huwag tayo basta bunggang-bungga, huwag tayo basta na gumastos ng napakalaki na pagkatapos naman at the end of the day, ang dami-dami namang sobra, ang dami-daming nasasayang na pagkain, eh, mali na rin naman yun. So, gumastos lang tayo, magluto lang tayo, maghanda lang na tayo ng Noche Buena ayon sa ating kapasidad at yung bang kaya lang din ubusin ng ating pamilya, of course, ng ating mga bisita na rin. Kung naghanda tayo ng 500 pesos pang Noche Buena, hindi na ba tayo mag-iimbita ng bisita? Or baka wala tayong in-expect na bisita? So, yun yung sinasabi niya. So, pero, pwede naman kung sa pwede ang 500 pesos mga kabuchoy. Tipid-tipid na nga lang. Pwede naman tayong mag-Noche Buena ng pansit lang or spaghetti lang na nandyan yung queso at kompleto ang sangkap sa spaghetti natin. So, sa madaling salita, enough ang 500, depende sa laki ng pamilya at depende sa status ng pamilya mo. Kasi kung hindi expected ang bisita, then baka pwede na napakasimpleng spaghetti. Pero sa mga Filipino, pwede nga ba ito? Sa mga especially middle class Filipino family. So, ano man ang masasabi ni mga kabuchoy, kung mayroon kayong idea, opinion, sama ng loob dyan sa pagkasabi na yan, comment down below. Ilabas natin ang ating mga nararamdaman para pag-usapan na rin natin. Maraming salamat mga kabuchoy. Sana maligaya tayong lahat sa darating na Kapaskuhan at sa bagong taon, taong 2023. Pagpalain tayo ng ating poong may kapal. God bless us all.